Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Matagumpay na isinagawa ang Bahani Grand Pulong-Pulong sa San Fernando, Bukidnon, kung saan nakasentro ang pagpupulong sa pagpapalawig ng importansya na ginagampanan ng mga bahani sa lugar bilang tagaprotekta at tagapangalaga ng komunidad laban sa New People's Army. Si Aguila Trooper Leo Zarate sa detalye. Nananawagan na si Barangay Kalagangan Kagawad Basilio Umbalet sa kanyang mahigit 500 kapwa tribal warriors o mas kilalang mga bahani na manindigan at tumindig para proteksyonan ang ancestral domain ng tribo at sabay-sabay naman silang tumugon sa hamon na ito. Sa katatapos lamang na Bahani Empowerment Grand Pulong-Pulong sa Barangay Kalagangan San Fernando Bukidnon, Pebrero 4. Kinilala ang kontribusyon ng mga bahani ng kasundaluhan at local government agencies bilang unang puwersang tagapagtanggol sa mga komunidad laban sa puwersa at elemento ng mga komunistang teroristang grupo sa ilalim ng Integrated Territorial Defense System o ITDS sa IP communities. Mga bahani sa 8 barangay mula San Fernando, Bukidnon ang pinaintindi ng kasunduluhan ng 89IB, 1003 Brigade at local government agencies sa ginagampanan nilang tungkulin para maagapan ang posibleng malalang epekto ng paggugulo ng mga NPA sa IP communities. Kamo ang first line of defense ng mga different communities nyo, ng different areas. Kapaluman mo na ang mga kasundaluhan dili man kundi inanak kadaghan na makuberta ng area. So, mao tong kinahanglan gid namo ang inyong tabang. Aron mamintinar nato ang tahusay o kapsay sa atong mga komunidad. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, nasa finishing phase na ang mga farm-to-market road sa lugar na pinunduhan ng 20 million pesos. Aasahan din ang pagpapatayo pa ng mga karagdagang paaralan, water system at source ng kuryente alinsunod sa Barangay Development Program sa mga nasabing komunidad. Mula rito sa San Fernando, Bukidnon, Leo Zarate para sa Aguila News Network.